Magandang oras, mga kahugot. Maganda ba ang polo ko? Ito kasi ay galing sa isang magandang kahugot. Maganda talaga. At nagpadala rin siya ng kwento dito sa SIT, Somewhere in Time. Siya yung... ayaw ko sa inyo magpakilala, mga kahugot. So pasensya na. Basta nagtapos yung kanyang kwento na sad, hindi masaya. At ngayon kasi ay nasagot na ng Panginoon ang kanyang mga dalangin. So masaya na siya. Kaya nag-share siya ng blessings at anniversary na rin kasi ng Somewhere in Time. Itong channel na ito, mga kahugot. Last week yata, hindi na ako nakagawa ng special cam bot kasi masyadong busy. Okay? So, Madam M. Sige, itago na lang natin siya sa pangalang Madam M. Ano? Maraming salamat sa polos. Dalawa kasi ito. Thank you so much. At masasabi ko lang sa iyo, sana ay unti-unti mong sabihin sa asawa mo na nag-send ka ng kwento mo dito. Para sa ganon ay mabawasan yung guilt sa dibdib mo. Kasi di ba dapat sa asawa mo ay hindi ka naglilihim as much as possible, di ba? At saka malay mo pa, kapag nasabi mo sa kanya na nag-share ka ng kwento nyo dito, pumayag siya na mag-send ka ng part 2, di ba? So, pakihintay namin. Unti-untihin mo. And again, maraming salamat sa'yo. At maraming salamat din sa lahat mga kahugot na nandito ngayon at handa ng pakinggan ang natatanging kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si JED, hatid ng SIT, Somewhere in Time. Dear Kuya Bono, magandang oras sa lahat ng masugid mong taga-subaybay. Ako po si JED, 30 years old na ako ngayon at masasabi kong nasa punto na ako ng buhay ko na pasulong, paangat. Hindi ako yung tipo ng tao na nangarap ng buhay na mariwasa o mayaman, pero parang doon na ako papunta. Dati gusto ko lang ng buhay na simple at payapa at kasama ang babaeng tunay at wagas kong minamahal. Pero iba ang ibinigay sa akin ng tadhana. Sinubok ako ng pagkakataon, nalugmok ako sa karimlan. Hindi mo ma-imagine ang mga pagsubok na pinagdaanan ko. Ang mga ito ay bahagi na lang ng aking nakaraan ngayon. At ngayong okay na ako, wala nang problema at akala ko masaya na ako. Pero hindi ko sukat akalain na nitong mga huling araw ay muling mababahiran ng lungkot ang masasayang araw ko. Dahil sa isang tagpo na tila ba kumukurot sa konsensya ko ngayon. Last year lang ako naging suki sa channel mo, Kuya Bono. Lolo Bino pa ang pangalan noon. Una kong napakinggan ang makabagbag damdaming kwento ni Kuya Crisanto, pag-ibig sa pusod ng martial law. Tandang-tanda ko pa. At mula noon, Kuya Bono, ay naging suki mo na ako sa channel mo, kaya lang madalang ka namang mag-upload noon. Hanggang sa natuklasan ko na liban sa channel na ito, ay meron ka pang Kahugot TV at DKB. Kaya naman mula noon ay araw-araw na halos akong nakikinig sa mga kwento mo. Sisimulan ko ang pakikinig sa umaga kapag ako'y magmamaneho papunta sa aking mga hanap buhay. At saka ako itutuloy sa hapon o gabi kapag ako'y magmamaneho naman pauwi ng bahay galing sa pagtatrabaho. At isang hapon nga, Kuya Bono, nakikinig ako sa kwento ni Natalia sa DKB
habang nagmamaneho noong mapahinto ako sa gilid ng lansangan at nakita ko ang isang babae, magandang babae. At siya ang dahilan kung bakit ko naisipang sumulat din ng aking kwento at ibahagi din sa inyo sa pamamagitan ng programang ito. Huling El Bimbo, kanta ng Eraserheads. Ito ang nag-iisang kanta na nagpapaalala sa akin kay Ria. Kasi kinakanta niya ito sa video okay nung una ko siyang makita. Third year college ako noon, Kuya Bono, pero dapat sana ay graduate na ako kung hindi lang ako loko-loko. Kasi nung third year ako, 22 na ako. Nakatatlong kurso ako sa Legazpi City sa Albay noon. Mabait ang aking ama pero nagsawa din sa akin. Napuno ang salop niya kaya itinapon niya ako dito sa tito ko sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Kay tito mo na ako nakatira dito. Bunsong kapatid ni mami, isa siyang Becky na teacher pero mabait naman at pasensyoso pa kaya nagtagal ako dito. Mag-isa lang niya noon sa kanyang bahay na minanay niya kina Lolo at Lola. Wala na si Lolo pero si Lola ay nandun sa Legazpi sa poder ng magulang ko. Taong 2016 noong sumang-ayon ako sa magulang ko na magpatapon muna dito sa Santa Rosa. Isang barangay ito, boundary ng kabanatuan. 22 na ako nun, Kuya Bono, at na-ospital na si Papa dahil inatake ng high blood habang pinapagalitan ako. Actually, nasuntok niya ako that time. First time yon na napagbuhatan niya ako ng kamay. Isang linggong mahigit akong hindi umuwi noon dahil may mabigat akong kasalanan kay Papa. Naibangga ko ang kotse niyang hindi pa bayad at tinakas ko lang din kasi yung kotseng yun. Tinubos niya ito sa police station dahil na-ospital ang mga sakay ng motor na nabangga ko. Sumalpok naman sa bakod ang kotse. Ayokong makulong ulit noon, Kuya Bono, kasi kalalabas ko lang dahil sa piyansa ni Papa. Matapos naman akong makasaksak ng nakaaway namin sa inuman. Kaya that day na nakabangga ko, tumakas ako at iniwan ko ang kotse ni Papa kung saan ito sumalpok. 8 days akong nagtago sa bahay ng kaibigan ko. Liban doon, marami na akong nagawang kagaguhan, Kuya Bono. Mula pa ng 4th year high school ako, naging tarantado at gago na ako. Magmula yon nung masaktan ako for the first time dahil sa pag-ibig. Kay Laura Ann na sobra kong minahal, pero iniwan lang ako at pinagpalit sa iba. Yung lalaking pinalit sa akin ni Laura Ann ang una kong biktima sa pagiging tarantado ko. 3 beses kong binugbog kasama ang mga astigin kong barkada noon. Medyo natauhan na lang talaga ako nung ma-ospital ang aking ama dahil sa matinding galit niya sa akin. Noon din ay muli akong kinausap ni Mama, umiiyak at nagmamakaawang magtinuna ako. Nung makalabas si Papa ng ospital, 3 silang kumausap sa akin. Si Mama, Papa at si Lola. Pinakausapan nila ako na dito muna ako tumira kay Tito Mon at pumayag naman ako.
dahil nakokonsensya na rin talaga ako. Nangako din ako noon sa kanila at maging sa sarili ko, Kuya Bono, na magbabago na ako. Mag-aaral na akong mabuti, magtitino na ako. Si Charlie ay second degree cousin ko at ka-age ko lang. Sina Adrian at Benok ay mga barkada ni Charlie na naging barkada ko na rin. At sila ang dahilan kung bakit ako nabigo sa pangako kong magtitino na ako. Unang araw ko pa lang kasi dito noon sa Santa Rosa, nag-inuman na kami. Sabi ko noon, pakisama lang kayo, humarap ako. Pero hindi na rin ako nakatanggi sa mga sumunod na araw pang nag-aya sila. May pasok na sa NEUST kung saan ako nag-transfer noong isang gabing inaya ko ni na Charlie sa kabanatuan. Birthday daw ng tropa nila. Umangkas lang ako noon sa motor ni Benok at pagdating namin sa birthday, ay agad kong napansin ang babaeng todo birit sa chorus ng kantang Huling El Bimbo. Pagkatapos niyang kumanta ay umupo ulit siya at ipinakilala siya sa akin ni Charlie. Siya si Ria, Kuya Bono. Simple lang siya, moreno, medyo chubby at hindi siya kagaya ng ibang babaeng kainuman namin na masyadong conscious sa itsura niya. Nakipagkamay siya sa akin noon kaya't nadama ko na hindi ganun kalambot ang palad niya. Mas malambot pa nga ang palad ko. Formal lang din siya nung magkamay kami, ni hindi nga siya ngumiti at pagkatapos nun ay dinampot niya ang nakalapag na kaha ng Yossi, kumuha ng isa tsaka nagsindi. Nakatitig pa rin ako sa kanya noon at ramdam kong may pinagdadaanan siyang problema. Maraming magaganda noon, Kuya Bono, mga sexy pa, mga naka-sleeveless, maiksing short na mga naka-lipstick na mapupula. Pero hindi ganun si Ria. Nakapantalon siya noon at t-shirt na simple, walang makeup. Kaya nagka-interest talaga ako sa kanya. Ganun kasi ang tipo kong babae, Kuya Bono. Simple at walang pake sa iba. Medyo gabi na nung napansin kong may tumawag kay Ria sa cellphone niya. Lumayo siya noon sa video okay para makausap ang tumawag sa kanya. Pagkatapos noon ay nagpaalam na siya kay Milo na siyang may birthday noon. Umalis siyang mag-isa pero sinundan ko siya. Naabutan ko siya sa gilid ng kalsada pero halos ayaw niya akong kausapin. Halatang irritable siya. Ba't ba ang init ng ulo mo? Tanong ko sa kanya noon. Ang sagot niya, ano bang pakialam mo? Bumalik ka na doon. Eh, Ria, gusto ko lang makatulong. Halata kasi na hindi ka okay eh. Bakit? Bakit mo ako tutulungan? Ano ba kita? Eh, wala. Bakit masama bang tumulong? Tanong ko pero siya namang hinto ng isang tricycle. Sumakay siya at umalis. Sinundan ko pa ng tingin ang sinakyan niya bago ako lumakad pabalik sa inuman. Pero nakarinig ako ng sigaw mula sa kalsada. Hoy! Paglingon ko, nakita ko si Ria. Nakatayo sa gilid ng kalsada at paalis na noon ang tricycle na una niyang sinakyan. Bumalik ako sa kalsada at doon ay kinausap niya ako ng kalmado. Ang totoo, kailangan ko talaga ng tulong. Sabi niya. Sige, sabihin mo. Buntis ako eh. Pero hindi pa kami handa ng boyfriend ko. Inihintay nga niya ako ngayon eh. Pupunta kami dun sa nag-a-abort. Yan ang problema ko. Ngayon,
Anong maitutulong mo? Hindi ako nakasagot, Kuya Bono. Nakatitig siya sa akin pero hindi ko siya matitigan kasi naalala ko naman si Yeng, ex ko na nabuntis ko din, pero hindi rin kami handa noon kaya hinayaan ko siyang magpalaglag. Gago lang kasi ako noon, demonyo kaya wala lang sa akin yon. Pero nung time nakaharap ko si Rhea, hindi ko siya magawang konsintihin. Hindi ko kayang sabihin sa kanya na sige magpalaglag ka. Pero hindi ko rin kayang sabihin na isilang niya ang bata kasi naiintindihin ko din talaga yung sitwasyon nila ng boyfriend niya na hindi pa nga din sila handa. Sa sulok ng mga mata ko ay nakita kong lumakad palayo si Rhea. Sinundan ko siya ng tingin at hindi ko maiwasang maawa sa kanya at makaramdam din ng pagkapahiya sa sarili ko kasi hindi ko naman siya natulungan. Makaraan ng 2 linggo ay muli ko pang nakita si Rhea sa pista naman ng isa pang tropa ni Charlie. Kaya lang maraming tao noon, maraming mesa ang nakaset up para sa inuman at nasa ibang grupo si Rhea. May mga babae din kaming kainuman noon at naging kapareha ko si Jessa na una pa lang ay halatang game na. Hindi siya maganda, Kuya Bono, pero sexy at napakakinis. Sa kanya noon, siyempre, nakatuon ang atensyon ko. Pero napalingon ako kay Rhea noong sa intro pa lang ng kanta sa video. Kaya alam kong huling El Bimbo na. At paglingon ko nga ay nakita kong hawak na ni Rhea ang microphone. Nagtataka ako ng Kuya Bono kung anong meron sa kanta na yun at lagi niya itong kinakanta. Naging jowa ko si Jess sa Kuya Bono pero si Rhea, napakatagal bago ko siya muling nakita. Kung hindi ako nagkakamali ay isa't kalahating taon. At nung time na yon ay wala akong girlfriend. Birthday noon ni Tito Mon at sinamahan namin siyang mamalengke ng ipaghahanda niya. At si Rhea noon ay nagtitinda ng saging. Nakatayo lang siya doon sa gilid ng sidewalk at may hawak na isang piging na saging at nag-aalok sa mga tao. Napansin kong pumayat siya pero lumaki ang dibdib niya. Parang nanganak na. Maya-maya pa'y nakita kong nilapitan niya si Charlie at nag-usap sila. Lumapit ako. Kinindatan lang ako ni Rhea pero hindi niya ako kinausap. Hindi ko may paliwanag, Kuya Bono, kung bakit ang lakas ng tama ko kay Rhea kahit na matagal na panahon na mula nung huli ko siyang makita. Para sa akin, maganda siya. May kakaiba siyang ganda. That time na makita ko siya sa palengke ay mahaba ang buhok niya pero nakatali sa likod. Kaya lang may ilang hibla ng buhok niya ang nakawala sa pagkakatali kaya't humaharang-harang sa gilid ng mukha niya. Pero bagay sa kanya. Bagay sa kanya ang kasimplihan niyang yon. At talagang hindi bagay sa kanya ang nakakontodo makeup at maiksing damit gaya ng suot niya nung gabing yon sa Freedom Park, sa lugar ng mga babaeng bayarang naghahanap ng pagkakaperahan. Uy, ba't nandito ka? Tanong ni Charlie. May sarili na rin akong motor noon. Regalo ni Tito Mo nung graduate ako ng college. At nung gabing yon ay gumagala lang kaming dalawa ng pinsan kong si Charlie. Hanap buhay. Simpleng sagot ni Rhea na nakangiti pa. Grabe ka, Rhea.
ganyan ka na ba kagipit? Tsaka, ba't wala ka bang Facebook? Hinahanap ko namin sa Facebook ha. May Facebook ako, pero ibang pangalan ang gamit ko. Umalis na kayo dito, nahihiya ako sa inyo. Taboy niya sa amin. Umalis nga kami ni Charlie Kuya Bono, pero sabi ko kay Charlie, gusto kong isama si Ria, gusto kong i-check in. Ang sagot ni Charlie, sige, balikan natin. Pero huwag na kayo mag-hotel. Wala naman si Tito mo ni. Iuwi mo na lang sa bahay si Ria. Pinaghilamos ko kaagad si Ria pagdating namin ng bahay. Sinabi kong hindi ako sanay na naka-makeup siya. Sumunod naman siya. Noong nasa kwarto na kami, umupo siya sa gilid ng kama ko at nakatitig siya sa akin, bahaging nakangiti. Bakit? Tanong ko. Wala. Sagot niya. Sa totoo lang parang hindi ko naman siya gustong galawin noon, Kuya Bono. Parang mas gusto ko lang na ialis siya doon sa park. Kasi hindi okay sa akin na magpopokpok siya. Jed, Anghel ka ba? Narinig kong tanong niya pero nakangiti siya kahit alam kong nagbibiro siya. Pero ang sagot ko, may Anghel bang demonyo? Alam ko si Jed, napansin ko lang, sa mga panahong gagawa ako ng labag sa kalooban ko at labag sa Diyos, dumarating ka. Ha? Anong ibig mo sabihin? Naalala mo pa yung last year ba yon? Nung magpapa-abort sana ako, hindi yun natuloy. Isinilang ko yung anak ko. Kahit hindi siya pinanindigan ni Ronnie. Eh, wala naman akong ginawa nun ha. Hindi naman kita pinigilang magpalaglag. Alam ko, yumuko ka nga lang nun eh. Parang nandiri ka sa akin. At yun ay parang nagbigay sa akin ng paalala na kung itutuloy ko ang pagpapalaglag, baka hindi na rin ako kayang tingnan ng mga kaibigan ko. Eh, paano mo kinayang buhay ng anak mo? Nagtrabaho ako. Nagtinda ng kung ano-ano. Kaya lang kasi may sakit ang mama ko kaya naisipan ko na rin ang pumasada sa Freedom Park. Ngayon mo lang ba yung ginawa? Oo. Kararating ko nga lang dun kaninang dumaan kayo. At alam mo ba, Jed? Nung makita kita kanina, para kang bumbilya na umilaw. Nagliwanag ka. Kaya nga, sabi ko baka anghel ka. Ano? Kinikilabutan naman ako si Ria. Hindi ako anghel. Sa katunayan, demonyo nga ako eh. Eh siguro, dahil lang yun sa puyat ako. Hindi kasi ako nakatulog kagabi eh kasi may sakit ang mama ko. Baka namalikmata lang ako kanina at akala ko nagliwanag ka talaga. Demonyo ako, Ria. At para malaman mo, yung ex ko noon, nabuntis ko. At hindi pa rin kami handa noon, kaya hinayaan ko siyang magpalaglag. Yun ang dahilan kung bakit wala akong nasabi sa'yo noon. Kasi hindi ko naman talaga alam kung anong sasabihin ko. Hayaan mo na yun. So, paano din? Gagalawin mo ba ako? Kailangan ko ng pera pambili ng gamot ng mama ko kaya ako sumama sa'yo. Hindi ako nakasagot, Kuya Bono. Hindi ko rin siya matitigan. Patulan mo ako, Jed. Galawin mo ako para hindi ko isipin na anghel ka talaga. Thank you.
Hindi ako anghel, Kuya Bono. Pero hindi ko siya ginalaw nung gabing yun. Sa halip ay niligawan ko siya, pinasagot. Ang sabi ko, gusto kong maging kami para may karapatan akong pagbawalan siyang gumawa ng mga mali at nang magkaroon din ako ng legal na karapatang tulungan siya sa mga pangangailangan niya. Kahit nung time na yon ay wala pa naman akong trabaho. Tinanggap niyo ako, Kuya Bono, nung gabing yun din. Inihatid ko pa siya sa bahay nilang parang barong-barong lang talaga. Ulila siya sa ama at may dalawa pa siyang nakababatang kapatid na parehong babae. May sakit nga ang mama niya noon, nakahiga lang at mapayat na. Ipinakilala ako ni Ria sa mama niya bilang boyfriend niya. Umiiyak si Ria nung magkwento siya sa mama niya. Alam mo, mama, muntikan ka na magkaroon ng anak na pokpok. Nakita ko ring lumuha kaagad ang mama ni Ria. Sinabi nitong huwag na kasi siyang alalahanin kasi handa na raw siya. Hindi na rin lang daw siya kasi gagaling sa sakit niya. Pero ang sabi ni Ria, gusto pa raw niya makasama ng matagal ang mama niya. Pero hindi yun nangyari, Kuya Bono. Wala pa kaming isang buwang magkarelasyon ni Ria ay pumanaw na ang mama niya. Lusaw na lusaw ang puso ko sa mga sandaling nakikita kong umiiyak si Ria nang walang tunog, lalo na nung libing ng mama niya. Sa totoo lang, hindi ko narinig ang iyak ni Ria pero hindi mabilang na beses ko siyang nakitang grabe ang pagtulo ng luha niya. Nang matapos ang libing ay isinama ng lola niya ang dalawang kapatid niya sa Tarlac at si Ria kasama ang anak niyang si Lloydie ay sumama naman sa akin. Ako nagsabing magsama na lang kami kasi pumayag naman si Tito Mon na sa amin na tumira si Ria para daw may tagalinis at tagaluto sa bahay. Teacher kasi si Tito Mon, Kuya Bono, at halos hindi na rin niya maharap ang mga gawaing bahay. So yun nga, napigilan ko si Ria na makagawa ng masama para matustusan ang mga pangangailangan niya. Pero ako, hindi ako nakatanggi sa alok ni Benok ng trabahong masama at illegal. Oo, graduate na ako noon ng college, Kuya Bono, pero wala pa kasi akong trabaho. Hindi ako sinuwerte sa mga inapplyan ko at dahil sa amin na nakatira si Ria, may obligasyon na ako at nahihiya naman akong iasa lahat kay Tito Mon. Kaya't sinabakan ko rin ang racket ni Benok kahit na alam kong illegal at delikado. Wala ako ni gahiblang pagsisisi sa pagkuha ko kay Ria, Kuya Bono, dahil napakahusay niya sa bahay at napakagaling niya mag-alaga. Halos wala na akong ginagawa noon, pati ultimong bihisan ko inihahanda niya. Kulang na lang damitan pa niya ako. Hindi rin siya maramot sa sex dahil kapag gusto ko, nagpapaubaya siya. Dahil dito, Kuya Bono, ay labis siyang napamahal sa akin. Kaya lang dumating yung araw na dalawa sila ni Tito Mon ang kumumpronta sa akin tungkol sa hanap buhay ko. Nagbanta pa si Ria, ang sabi niya ay kung hindi mo ititigil yan, aalis na lang kami ni Lloydie. Kumalas ako sa grupo ni Benok, Kuya Bono, kahit easy money talaga yon. Kasi ayaw kong iwanan ako ni Ria. Naghanap na lang ako ng trabahong matino at napasok naman akong timekeeper bodigero sa isang construction site sa tulong ni Charlie na siyang kaibigan ng engineer na contractor. Maliit lang ang sweldo ko, yung Bono, pero pinagtiyagaan ko. At ang nakakatuwa, noon ko na-discovery ang hilig ko pala sa construction. Nag-BSIT pa ako, yun pala. Construction talaga ang gusto ko. Kinaibigan ko lahat ng trabahador, lalo na ang mga foreman. Kasi nagka-interest talaga akong matuto.
Napakasipag kong pumasok kahit kay liit ng sweldo. Nagbabaon pa ako ng pagkain kasi pagkaligo ko sa umaga, naihanda na rin ni Ria ang baon ko. Nagsipag ako, Kuya Bono. Kahit hindi ko trabaho, ginagawa ko na kasi gusto ko talagang matutunan kung paano gawin ang mga yon. Tapos yung supervisor ko na si Engineer JR, bagitong engineer pa lang siya noon, naging best friend ko pa at nakukwentuhan niya ako kung paano naman kumita sa pangungontrata. Namangha ako, Kuya Bono, sa tubuan pala ng mga kontraktor. Kaya pala ako big time ang mga nangungontrata. At hindi ko inakala, Kuya Bono, na isang araw ay magiging isang kontraktor din ako. Oh, Kuya Bono, contractor na din ako ngayon. Hindi pa nga lang big time pero tingin ko papunta na ako doon. May sarili na akong bahay na maganda, may dalawang sasakyang service at isang elf, backhoe at iba pang kagamitan sa pangungontrata. Nung una, kasosyo ko si Engineer JR. Noong mamatay kasi ang papa namin, may mga nabentang properties niya at pinaghati-hatian naming magkakapatid. Yung share ko ay ginamit naming kapital ni Engineer JR. Ang babata lang namin noon, 25 ako, 24 naman si Engineer, pero nakakuha kami ng mga projects dahil marami siyang kakilala. Naging sobrang busy kami ni Engineer noon sa trabaho kasi ayaw naming pumalpak at lalong ayaw naming malugi. Pero habang lugmok pala ako sa trabaho ay may ginagawang hindi tama si Ria. Ako pa talaga ang nakakita, Kuya Bono, sa Freedom Park din noong ako'y nagpa-print ng plano sa tapat lang kasi yun ng park. Nakita ko si Ria, kasama niya si Lloydie, pero si Lloydie ay nakakandong sa isang lalaki habang seryosong kausap si Ria. Hindi ako nagpakita sa kanila at kinagabihan ay hindi ko rin siya tinanong o kinumpronta. Pero tinanong ko siya kung saan sila nagpunta. Ang sagot niya ay, "Hindi naman kami umalis dito, ah. Nandito lang kami." Hindi na ako umimik. Pero noong tulog na siya ay binuksan ko ang cellphone niya. Malinis ang inbox niya, Kuya Bono, pero kasi ako bilang BSIT graduate ay marunong ako sa technology at nagawa kong mabuksan ang mga messages na dinilit niya. At doon ko napatunayan na ang lalaking kasama nila sa park ay si Ronnie, ang ex niya, ama ni Lloydie. Nanginginig ako noon, Kuya Bono, dahil sa matinding galit at puot kay Ria. Lalo na sa isang reply niya kay Ronnie na, "Mahal pa din kita, Ronnie, pero hindi tayo pwedeng magkita lagi kasi alam mo naman ang sitwasyon ko." Gusto kong sakalin si Ria nung sandaling yun, naggalit ako sa kanya, Kuya Bono, pero nagtimpi ako. Umalis na lang ako noon at nag-ayang mag-inuman kami ni na Charlie. Kahit na 10 oras na ng gabi. Lady, I've had the strangest feelings. Read away with reasons here to find. Thought I'm losing you's been hanging round my mind. Far more frequently you're wearing perfume. Will you say no special place to go? But when I ask, will you coming back soon? You don't know, never know.
Hindi ko kinumpronta si Ria, Kuya Bono. Pinalagpas ko muna yun kasi nga hindi naman nawala yung pagmamahal ko sa kanya. At ayaw ko siyang mawala sa buhay ko. Kaya lang parang nakaramdam siya. Bigla na lang nagkaroon ng pin code ng cellphone niya at hindi ko na mabuksan kapag tulog na siya. Dahil dun, Kuya Bono, ay naisipan akong magbayad ng tao kapitbahay namin na magmamanman sa kanya. 5 buwan naman, Kuya Bono, na walang report sa akin ng taong tagamanman ko. At naisip kong siguro ay natauhan na si Ria. Dahil doon ay naisipan ko na pakasalan na siya. Para lalo siyang matakot na gumawa ng bawal sa aming relasyon. Kaya lang isang araw ay may natanggap akong tawag mula sa taong tagamanman ko. Sinundan daw niya si Ria dahil umalis ito at iniwan pa niya si Lloyd sa kapitbahay. Nandun daw si Ria kasama si Ronnie sa ilalim ng puno sa tabi ng rough road na shortcut papunta sa SM mula sa Vergara Highway. Alam ko ang lugar na yun, Kuya Bono, kaya't sumugod ako doon. Pero iniwan ko ang sasakyan ko sa tabi ng highway malapit sa SM. Tsaka ako sumakay ng tricycle patungo sa kinaroroonan ni Ria. Malayo pa ako ay nakikita ko na silang magka-holding hands. Nakaupo si Ronnie sa motor niya. Nakatayo si Ria sa harap niya at magkahawak kamay sila. Gulat na gulat si Ria nang bumaba ako ng tricycle. Ang sabi ko, "Ngayon ko patutunayan sa iyo na hindi ako anghel." Kasunod nun, Kuya Bono, ay binugbog ko na si Ronnie. Maliit lang siya, medyo payat pa at halatang hindi naman siya sanay sa bugbugan. Pinagsisipa ko pa kahit noong bulagta na siya. Umiiyak sa pag-awat sa akin si Ria, pero ang hindi ko talaga nagustuhan, Kuya Bono, ay noong sumalampak din si Ria sa lupa, hinila niya si Ronnie at parang pinahiga niya sa kandungan niya. Niyakap niya ito habang umiiyak. Alam kong kalmado na ako nung gabing umuwi ako, Kuya Bono, kasi talagang pinalipas ko muna yung galit ko. Pero pagdating ko sa bahay, nakaimpake na si Ria. "Ano bang nangyari?" Tila nenenerbiyos sa tanong ni Tito Mon, pero hindi ko siya sinagot. Hinarap ko si Ria at ang sabi ko sa kanya, "Sorry sa nagawa ko kay Ronnie. Pero kung ang pag-alis mo ngayon ay nangangahulugan na pinipili mo siya, hindi kita pipigilan." Pitong buwan, Kuya Bono. 7 buwan ako naghintay dahil sa totoo lang inaasahan kong babalikan ako ni Ria kasi alam kong mahirap lang si Ronnie. Pero mula noon ay hindi ko na nakita si Ria. Pinuntahan ko pa siya sa dati nilang bahay sa kabanatuan pero iba na pala ang nakatira doon.
Wala din daw silang balita tungkol kay Rhea o sa mga kapatid nito. Nanligaw na ako sa iba. Nakatatlong girlfriend pa ako bago ko nakilala si Mayra na maganda pero simple lang nung una. Kahit nung nililigawan ko na. Napaibig niya ako, pinakasalan ko at nung mag-asawa na kami ay lumabas ang totoong siya. Materyosa pala at naging vanidosa. Nung una hinahayaan ko siya sa pag-shopping-shopping pero nung napansin kong malaki talaga ang nakakaltas sa debit card ko na gamit niya, umalma na ako. Umalma din siya hanggang sa nag-aaway na kami. Kaya lang numalaman kong buntis na siya, naglaylo ako sa pang-aaway sa kanya. Naghigpit na lang ulit ako nang makapanganak na siya. Babae ang unang baby namin ni Mayra at naisipan pa niyang gamitin ang baby namin para makapag-shopping siya ng kung ano-ano. E nagka-pandemic, sarado ang mga malls at naging valid ang rason ko para magkuripot kasi natigil din ang mga trabaho. Tarlak pa ang project ko noon, Kuya Bono. Bodega pero nahinto nga at nakagawa lang ulit kami nung magluwag na ulit ang mga lockdown. February 2022, Kuya Bono, ay nag-anak ako ng binyag sa unang anak ni Tasio na karpintero ko. At doon sa handaan ay nakita ko si Ronnie na ninong din pala. Masama ang tingin niya sa akin nung una pero nilapitan ko siya at nakipagkamay pa ako sa kanya. Musta pre? Tanong ko. Okay lang. Ah, pasensya ka na pala noon ha. Siguro naunawaan mo naman ako kung bakit ko yung nagawa. Okay lang. Matagal naman na yun eh. Salamat pre ha. Eh, kumusta na kayo ni Rhea? Kami? Pre, walang kami. Hindi ko nga alam kung nasan siya eh. At saka may asawa na rin ako. Bayaw ko si Tasio. Kwento pa niya. Doon Kuya Bono ay nagtaka ako. Kaya ang tanong ko pa noon kay Ronnie, pre, di ba nung umalis sa akin si Rhea, nagpunta siya sa'yo? Hindi. Mula nung araw na nabugbog mo ako, hindi na ulit kami nagkita. Nito lang June 9, 2022 ay galing ako ng Cabiao, Nueva Ecija. Nakipag-usap ako sa isang kliyente doon na gustong magpagawa ng bakod sa kanyang malawak na lupain. Pauwi na ako, nasa bahagi ako ng San Isidro noon. Bandang alas 2 yun ng hapon at nakikinig ako sa DKB, ang nakaka-inlove na kwento ni Natalia, nang mapansin ko ang isang babaeng kumakaway-kaway sa mga dumadaan. May bit-bit siyang nilagang mais na paborito ko. Kaya't nung matapatan ko siya ay huminto ako. Pero natigilan ako nung makita ko ang kanyang mukha. Kaya lang ay nagtaka ako dahil may mahabang peklat sa pisngi niya. Hindi mo na ako bumaba at hindi ko rin lubusang naibaba ang salamin ng pinto ng sasakyan. Tinted yon kaya't hindi pa ako nakikita ni Rhea. Kaso lumapit siya at aalokin ako ng mais kaya't sinara ko ng lubusan ang salamin para hindi niya ako masilip. Kaya lang napansin niya ang sasakyan ko at natigilan siya sa paghakbang palapit sa akin. Umatras pa siya kaya't napansin kong may baby palang natutulog sa isang lumang stroller. Noon ay binuksan ko na ang pinto ng sasakyan at bumaba na ako. Nung una ay nakatitig siya sa akin kaya lang bigla siyang yumuko at tumayo sa tabi ng stroller. Kumusta ka na? Tanong ko pero hindi niya iniangat ang kanyang mukha. Anak mo ba yan? Tanong ko. Bahagya siyang tumango pero nakayuko pa rin. Rhea, di ba alam mo namang paborito ko ang nilagang mais?
pagbilan mo ako. Inabot niya sa akin ang bigkis ng nilagang mais na hawak niya, pero hindi niya inangat ang tingin niya. Nakayuko pa rin siya, pero nakita ko ang pagpatak ng luha niya sa lupa. At noong natanaw ko ang mukha ng baby niya sa stroller, Kuya Bono, ay nakita ko na may depekto sa bibig ng bata. May cleft lip ang baby ni Rhea. Noon ay nilipat ko ang tingin ko kay Rhea, pero bago pa ako makapagsalita ay naunahan niya na ako. Umalis ka na, Jed. Baka makita ka ng asawa ko. Kilala ka niya. Sino? Si Justoni. Umalis ka na. Huwag mo nang bayaran yung mais. Sabi pa niyang hindi pa rin tumitingin sa akin. Inabutan ko siya ng 1,000 piso pero hindi niya tinanggap. Kinuha ko ang lahat ng laman ng wallet ko noon. Nasa kulang 10,000 yon at saka ko inilagay sa ibabaw ng tiyan ng baby niya na nakahiga sa stroller. Pero mabilis niya itong kinuha at binabalik sa akin pero hindi ko na tinanggap. Bago ako sumakay sa pick-up ko, ang sabi ko sa kanya, isipin mo lang, Rhea, na hulog ng langit yung pera na yan, na inabot lang sa'yo ng isang anghel. Habang nagdadrive ako, Kuya Bono, ay biglang tumulo ang luha ko dahil sa awa kay Rhea. Kilala ko si Justoni at siya ay legit na demonyo. Hindi ko alam kung paano naging sila, hindi ko na inalam. Pero kahit sa ibang pagkakataon na makikita ko ulit si Rhea, alam ko na mananatili akong anghel sa paningin niya. At tutulungan ko pa rin siya. Nakakahiyamang aminin, Kuya Bono. Pero mahal ko pa siya. Kaya lang, may asawa na ako. Kasal na kami. Kasal kami. May asawa na rin siya. Kahit malungkot man ay kailangang tanggapin na hindi talaga kami nakatadhana para sa isa't isa. Pasensya na mga kahugot kung malungkot kong tatapusin ang kwentong ito. But this is my real story. At kung may leksyon mang maihahatid ito sa inyo, siguro ay yung pagtanggap na lang sa katotohanan, hindi lahat ng mamahalin mo ay mamahalin ka rin. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Jed. Magkahawak ang ating kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. Special a shout out din kay Sophie. Hindi ka pa rin namin nakakalimutan until now, Sophie. Pasensya na ulit sa taon ng mga aso, mga kahugot, ano? Marami kasi kaming aso. Ayan, maingay sila. Nagwawala na naman. Nako po! I love dogs, actually. Kaya lang, naiirita ako pag nag-iingay sila while I'm recording. And, Sophie, yes, Rod Rose, get well soon at sana gumaling ka na para sa ganun makapag-send ka na rin ng part 2 mo sa Kahugot TV. Actually, ang Kahugot TV ay 80% umaasa lang sa mga part 2 ng mga kwento. Cut, mga kahugot, ano? Maingay mga aso. Cut, we'll be back. Hey! Alam niyo, mga kahugot, sobrang appreciative ako sa dalawang nagdaang kwento, ano, sa DKB at saka dito sa SIT. Story ni Bing dito sa SIT at saka story ni Mia sa DKB.
matatapang silang babae. Talagang pumayag silang ma-flash yung kanilang pictures sa end ng story at matagal lang pag-flash. Diba? Sulit talaga. Hindi kagaya ng iba na mabilis ang pag-flash para hindi makilala. May takip pa sa mukha para hindi ma-recognize kasi nahihiya sila. And I perfectly understand that, mga kahugot. Kasi meron talagang mga mahiyain. Actually, kagaya ko. Ngayon na nga lang ako nakakapag nakakaharap sa camera kasi may filter. 'Di ba? Nung DJ ako, maraming kumukuha sa akin na mag-host sa mga events. Tine-turn down ko kasi nahihiya talaga akong magpakita sa tao. May mga ilan akong kailangan pagbigyan kasi obligado trabaho sa istasyon. At saka, maganda kasi ang bayaran, kaya napipilitan ako. Pero hindi talaga ako komportable nakaharap sa tao. Mahihiyain ako. That's why I understand kung bakit may mga taong nahihiya. Not necessarily dahil may tinatago sila tungkol sa buhay nila. Sana pakinggan nilang kwento. But because nahihiya talaga silang ma-recognize. Ganon, kaya hindi sila nagsishare na kanilang mga pictures. At kung pumayag man sila mabilis at may takip sa mukha. Ngayon, si Bing talagang matatag siya and she really doesn't care about judgment. Kasi sa totoo lang, wala namang ambag sa atin ng mga judgments. Hindi mga kahugot na palay camera. Walang epekto ang mga judgments sa buhay natin. Kasi may kanya-kanya tayong buhay. Diba? Na kailangang harapin. Ang buhay, parang take it or leave it. Sino ka ba para i-please ko? Diba? Eto nga ako, nagpapakatotoo ako. Kung gusto mo ako, fine. Kung hindi, it's okay. I can live without you. Ganun dapat, hindi mo kailangan mag-pretend na malinis ka, maayos ka, kung hindi naman. Hindi mo kailangan mag-pretend na you were perfect kahit na may mga mali ka namang nagawa sa buhay mo. Ang pagkakamali, normal lang sa buhay natin kasi tao lang tayo. And hayaan mo na yung mga nag-judge sa inyo, hindi ba? And Bing and Mia, maraming salamat sa inyo. Actually, yung kwento ng Bing, ang pinakamataas ang views wow. Sa unang araw ng pagkaka-upload dito sa SIT. Si Mia naman, ang DKB makahugot sa totoo lang sabihin ko sa inyo, pababa ng pababa. Views, revenues, kung ano-ano pa, lahat gray at naka-arrow down na lahat. Pero nung nabasa yung kwento ni Mia, tumaas. At sana sa mga susunod ding kwento sa DKB ay ganun din ang magiging performance. At syempre, nakasalalay yun sa inyo, mga kahugot. So sa mga hindi pa susubscribe, please subscribe. And pakilike lagi ang mga videos natin if you like them. And try to share it also. Okay? At ngayon, mabalik na tayo dito sa kwento ng kahugot nating si Jed. Jed, actually, may pait sa dibdib, Because wala ka rin magawa, Wala ka nang magawa para sa dati mong mahal, na si Rhea, because may asawa ka na at meron na rin siya. Although alam ko na meron ka pang gustong gawin, it's really sad. But I'm happy because willing ka pa rin tulungan siya, okay? And at sana ay matanggap mo na rin talaga yung katotohanan na ang mga taong pinakamamahal natin, hindi lahat sila, ay mapupunta sa atin. Thank you sa malungkot mang kwento pero may hatid din talagang inspirasyon at aral. Muli, maraming salamat at ngayon sa ating mga shoutout. Queenie San Nicolas, shoutout to you. Ganun din kay Ann Amo. Grace and Kahugot Sherwin Ablao, Monalisa Agabao of AJMSG, Jomari Bakay, Lizelle Gatan, Rodel de Guzman, ganun din kay Eva Husto, Rema Jane Tuzon, Ethel Madriaga, shout out to you. Shout out sa aking mahal na asawa na si Janice Contawe from Jeff Contawe. Shout out kay Judilyn Quiro at sa asawa ko na adik sa mga stories from Monalisa Agabao. Shoutout kay Trisha Jane Vlogs of Santininho Fire. Celine Kelyopo, shoutout sa iyo sa Macau. Christopher Alcaide, shoutout. Ganun din kay Jerlyn Benueza of Nadungan Gataran. Shoutout sa girlfriend ko na si Lilibeth Cabasag mula kay Genesis Argueza. JP Bueno of South Korea, shoutout. Ganun din kay Angelina Bueno
of Lukban, Abulog, Cagayan. Shoutout din kay Cynthia Jeric Maribay Dangilan of Kuwait mula sa Peña Blanca. Pa-shoutout kay Bono watching from, ano ba to? Lachis Israel. Pa-shoutout din sa mga kasama ko na adik sa programa mo, sina James Lawrence Gamboa, John Elmer Andres, Agyaman Kamiti Adu. Ayan. Maraming salamat sa iyo. At kay Jem S na mas gusto raw sa SIT, maraming salamat. Sa mga kahugot, hanggang sa muli, may nagtatao po eh. Muli tayo magkakaridigan sa panibagong kwentong hatid ng SIT, Somewhere in Time. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all. Thank you.